Magandang araw mga kaagresikap. Mag-aabono naman ako muli ngayon sa aking palay. Paglilihi ng aking palay hybrid rice PHB 73. Ang gamitin kong abono ngayon ay 1 sack urea yara, 1 sack 17-0-17 top dress, 1 half sack 14-14-14. Maglatag muna ng trapal para buhusan ng mga abono para mahalo ng mabuti. Mga kagresikap, suportahan niyo naman po itong mahirap na magsasaka sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aking channel at i-click ang all para updated kayo sa aking mga videos. Haluin natin mabuti para pantay ang pagkahalo, para pantay din ang pagsipsip ng abono ng ating mga palay. Ang mga nagbuo-buo na abono ay atin durugin bago haluin. Putas sana gamitin ko para ihalo sa urea yara at 17-0-17, pero napakamahal, 2,500 ang isang sako, kaya 14-14-14 na lang ang hinalo ko kasi kompleto na ito ng NPK. Ang kalahati nitong 14-14 ay inabuno ko na noong pangalawang application. Shout out kay Puda Kills, mga kaagresikap, suportahan nyo rin po siya. Reminders nga po pala, para sa ating kalusugan, huwag kalimutang magsuot ng face mask at gloves kapag mag-mix at mag-apply ng abono. Salamat po sa mga nag-comment, like, shares sa aking mga videos, lalong-lalo na sa mga nag-subscribe. Sa mga nag-comment, either questions, suggestions, and corrections, malaking bagay po yan para mag-grow pa ako lalo bilang magsasaka at vlogger. Ito na ang tamang top dress o pagsabog ng abono sa palay panahon ng paglilihi para malusog ang ating mga palay, para malusog din ang paglabas ng mga bunga nito. Kaagresikap, suportahan nyo naman po itong mahirap na magsasaka sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aking channel at like and comment sa aking mga videos. Magandang tandem na ito ng abono para sa paglilihi ng mga palay. Green na green pa ang aking palay, pero isabog ko na itong abono kasi naglilihi na, para pag lumalabas na ang mga panicles ng palay, hindi na masyadong green ang mga dahon kasi nasubukan ko na dati na green ang mga dahon ng palay sa panahon lumalabas ang mga bunga nito. Ang ibang greens ay orpasi, ay walang laman, pero mabigat ang timbang ng palay. Kaya
hindi ko na inulit yun. Ito na ang teknik na ginamit ko ngayon. Kasi makinis ang mga balat ng greens o pasi. Halos may laman at mabigat din. Kaya ito ating tandaan, mga kaagresikap. Sa obserbasyon ko, napakaganda ang mga bunga ng palay kapag hindi na masyadong green ang mga dahon ng palay. Panahon lumalabas na ang mga bunga nito. Pwede rin natin sabugan ulit ng abono kapag 50% or 80% na ang lumalabas na bunga nito or 100% na ang lumalabas na bunga. Pwede rin foliar na lang gamitin, i-spray para malusog ang mga pasi or greens nito at para mabigat ang timbang ng palay. Pero ang gagamitin ko ngayong foliar ay Kohol Amino Acid, ang ginawa ko na organikong fertilizer para malis gastos naman tayo kahit sa foliar fertilizer lang. Less gastos pero more harvest ating hanap. Mga kagresikap, suportahan niyo naman po itong mahirap na magsasaka sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aking channel at i-click ang all para updated kayo sa aking mga videos. Magtutulungan lang tayo, mga magigiting na magsasaka, para sa ikaunlad ng ating ani, para mas lumalaki pa ang ating harvest kasi tayo ang talo lagi. Napakamahal ng mga abono at medisina. Pagkatapos, mura lang ang bili sa ating mga palay. Kaya ang dapat na lang nating gawin ay paramihin natin lagi ating harvest para lumalaki pa ating income. Kagresikap, suportahan nyo naman po itong mahirap na magsasaka sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aking channel at like and comment sa aking mga videos. Yun lang muna, mga kaagresikap. Hanggang sa muli. Salamat, mga kaagresikap, sa panonood at pagsubaybay. Hanggang sa muli.